TJ, sino ba yung Phil Am na kasama ni Kobe Bryant at bakit kasama siya sa chopper? Kabayan, nakumpirma nga namin kanina umaga lamang na si Christina Mauser, ang dating elementary school coach ni Gigi Bryant, ang kasama nila sa helicopter at dahil matagal na siyang kilala at kaibigan ng pamilya Bryant, naging marapit siya sa kanila. Assistant coach sa Mamba Academy ni Kobe, ang 38 taong gulang na si Christina Mauser. May tatlo silang anak ng mister na si Matt na basketball coach din. Ayon kay Matt, nakitaan ni Kobe ng potensyal si Christina sa pagiging coach at napahanga siya sa husay nito, lalo na sa pagtuturo ng depensa sa mga bata. Sa mga interview sa US media, inamin ni Matt na hindi niya matanggap ang pagkawala ng asawa. Samantala, sa huling pahayag ng mga otoridad sa media, inamin nila na mula kahapon, 3 katawan pa lang ang na-recover nila at hirap pa rin sila na makuha lahat at maaring matagalan pa ang recovery efforts. We're still waiting on the coroner to do their job, to make the identifications. They're busy recovering the remains as we speak. It's a very difficult task. Tinitignan pa rin ng mga otoridad ang anggulo ng masamang panahon o fog na maaring sanhin ng pagkabagsak ng helicopter. Pero hindi nila isinasantabi ang ibang posibilidad. We're not just focusing on weather here though. We take a broad look at everything around an investigation, around an accident. Inanunsyo naman ng NBA na postpone muna ang laro ng LA Lakers kontra sa LA Clippers na dapat mangyayari bukas ng gabi. Hindi pa raw kasi kaya ng team na mag-focus sa basketball habang nagluluksa dahil sa trahedya. Sa labas ng Staples Center, patuloy ang pagdagsa ng mga fans para mag-ala ng mga bulaklak at iba pang memorabilia. Marami rin ang nagsusulat ng mensahe para sa kanilang idolo sa mga message board. I can't believe it still, so it could be a long time. Maybe like months. Keep them playing basketball, even up there. And 8 is his number. So KOBE, keep on balling, 8. Maging sa labas ng bahay ni Kobe sa Newport Beach, may mga fans at kapitbahay na nagpapaabot ng pakikiramay. Nagbigay na rin ng pahayag ang Phil Am coach ng Miami Heat na si Eric Spoelstra. It absolutely crushes your heart to think about this and when something like this happens, it can be so wrong. It's just tragic, and you know, our hearts go out to all the families. Lumabas naman ang balita sa social media na huling nakausap nila LeBron James at ng kanyang teammate si Kobe pagkatapos ng laro nila sa Philadelphia noong Sabado. Wala silang kamalay-malay na yun na pala ang magiging huling pag-uusap nila. Si LeBron naglabas na din ng pahayag sa Instagram. Inamin ni LeBron na hindi pa siya handa magsalita at kapag naisip na sina Kobe at Gigi ay naluluha siya. Ipinapangako rin ni LeBron na ipagpapatuloy niya ang legacy ni Kobe. Kabayan, inanunsyo na rin kanina ng Naismith Basketball Hall of Fame na sa kanilang susunod na ceremony na tiyak mapapasok na bilang first ballot Hall of Fame inductee si Kobe Bryant sa Agosto. Kabayan?